nakilala ko si June Plaza, ang tumatayong ama ng grupo. 15 taon na raw ang kanilang grupo. Kwento sa akin ni June, dati raw siyang nagda-dynamite fishing. Pero nagbago na raw siya mula nang mahuli siyang gumagamit ng dinamita. Actually, gusto ko mang bumawi pero hindi pa man huli ang lahat. Pero with na nandun ako galing sa illegal fishing, totoo talaga. Mahirap ang buhay pag illegal fishing palagi. Para kay June, mas masaya palang makita ang mga laman dagat na sumasabay sa alon kumpara sa makitang patay ang mga ito. Naging inspirasyon niya ang kanyang karanasan para ituro sa mga kabataan kung paano protektahan ang mabuhay ilang sa kanilang lugar. Kilala rin ang mati sa yaman ng karagatan nito. Noong 2011, nang unang marating ng Born to be Wild ang mati para makita ang mga dugong na residente sa lugar. Sinisiguro ng mga Amihan Boys na protektado ang mga dugong sa mati. Katunayan, noong 2015, isang baby dugong ang kanilang nailigtas. Tinatry namin na salbahin yung dugong or tinatry namin na ganun ang gawin. Baka mag-response siya dun sa pinapakain namin. Ayan, masaya. Masaya masyado. Dun sa wildlife kasi, pag nakasalba ka ng isang wildlife o isang mammal o isang nasa dagat, masaya kami. Bukod sa dugong, dumadayo rin ang mga pawikan sa lugar para mangitlog. Naabutan ko na may huhukaying hatchlings ng pawikan ang grupo. Kailangan daw hukayin para hindi mamatay ang mga natitirang baby pawikan sa init. Bakit natin kailangan hukayin to? Kasi transfer to siya, Doc. Pus, ilang nag-lapse na yung araw niya. Mm-hmm. O yung araw niya umabot na ng 70 days, dapat hukayin na talaga. Minsan sila lang mismo lumalabas. Kubyan ito kagabi, nag-hatch na. Ito, pag maabutan doon ng tanghali, pag hindi malipat, mapatay sila dahil sa... Ano, dalawa oh. May turtles na. Naturuan ang grupo ng DNR sa tamang proseso ng paglilipat ng baby pawikan para hindi mamatay. Kapag hindi agad nahukay ang mga natirang pawikan, posibleng ma-dehydrate ang mga ito dahil sa sobrang init. Kung maubusan sila ng tubig sa katawan, mawawalan sila ng lakas para makabalik sa dagat. Maselan ang ganitong yugto sa buhay ng mga baby pawikan. Yan ang buhay ng mga marine turtles. Ano? Some, when they're hatched, hindi natin alam kung mapipisa ba sila. Yung mga iba, hindi fertilized. Yung iba, hindi nakakalabas ng shell nila, natutuyo hanggang mamatay na tulad ng nangyari dito sa maliit na ito. Bumabalik ang mga pawikan para mangitlog sa lugar kung saan sila pinanganak. Yan, malalakas na. These are Olive Ridley hatchling turtles, ano? Ayan, purong-puro na dito, ang dami na. Kapag malakas na ang pawikan, agad din itong pakakawalan. Ngayong hapon is a special event kasi yung mga kinuha natin sa hatchering mga Olive Ridley hatchlings ay pakakawalan natin. Una, hindi na mainit. These are cold-blooded animals, mga reptiles. And pagka malamig, parang natutulog sila. Pero once nakaramdam ng init yan dito, bumibilis yung metabolism nila. And somehow, by instinct, nakikita nila at naamoy nila kung nasan yung dagat. Tutuwa pa rin kayo kahit na nakikita nyo ito araw-araw ng pagkakula. Ayan o. Importante ang bawat individual na pawikan dahil endangered na ang kanilang lahi.
Pero kung mas marami ang matuturuan kung paano proteksyonan ang mga pawikan, maaaring mas marami pang batang pawikan ang lalaki at makakapagparami. Almost 30 minutes. Nakarating na rin yung mga hatchlings na turtles doon sa dagat and hopefully they survive, ano? Kung mahal mo kasi yung alon, kung mahal mo yung sports na surfing, kasabay na yan doon sa pag-preserve ng kalikasan para manatili yung kung ano dapat ang ganda ng alon at saka yung lugar.